nakuha nitong si Achichi, may paghiga pa nga siya dito sa lalaki na chinichicks siya. Ay, grabe naman. For today nga, papakita lang namin sa inyo ang mga ganap dito sa mansyon ngayong umaga. Bale na una na nga si Kuya Jomar nyo na nag-ayos nga nitong pinakagilid nitong napakakulit na si Brindin. Paano ba naman kasi kapag naboboard nga siya ay pinagtitripan niya talaga yung gilid na yan, kaya naman nasisira na rin nga. Ito naman si Kimbo, napagalitan naman siya ng mommy niya. Paano ba naman kasi talagang tinapon-tapon niya yung water niya, tapos ayan putik na nga yung pinakasahig ng room niya. Kaya nun pati siya nabasa rin tuloy, kailangan pa yung linisin yung kanyang sahig, tapos kailangan rin nga siyang patuyuin. Ito naman si Mishka, grabe, nagwawala talaga siya at nag-iingay ng matindi. Paano ba naman kasi naghahanda na ng pagkain at ganito talaga palagi siya kapag may food na. O, diba, marinig pa lang kasi niya yung mga pagkainan nila na inihahanda. Grabe, nag-iingay na talaga yan kasi niya nanghihingi siya ng pagkain niya. Kaya nga huwag na kayo magtaka kung bakit napakataba rin yung dish ka na yan kasi nga napakatakaw rin syempre. Ewan ko ba kung bakit hindi nagmana sa kanya itong Junakis niya na si Queen Blue, kasi itong si Queen Blue nga ngayon medyo manipis nga talaga siya. Pero sabi ko nga siguro ganito na lang talaga yung katawan nitong si Queen Blue, since tingnan nyo naman talagang bagal-bagal rin niyang kumain kaya hindi talaga siya basta-basta makakarami ng pagkain. Habang binivideohan nga ni Mother si Kimbo, nagulat siya kasi itong si Mustang biglang sumilip, yun pala nasira na rin yung gilid niya. Grabe na kasi talaga ang kalokohan ng pack members natin, talaga madalas naboboard sila at yung gilid nila yung pinupuntirya nila. Habang itong iba nga tapos nang kumain, tingnan nyo naman itong si Malia, hinihintay niyang matapos itong kanyang mama cyber. Paano ba naman kasi palagi nga niyang hinihingi yung tira ng mama niya, since hindi nga siya binibigyan ng madaming pagkain dahil nga ang taba-taba na niya, kaya inaagaw na lang niya yung sa mama niya. Ito naman ang ganap sa labas ng mansyon natin. Bale paglabas ni Mother, sinalubong nga agad siya ni Achichi at ng mga puppies ni Mama Fiona, tapos pinadiretso na nga niyang palabasin itong si Achichi. Alam niyo naman na dito natin siya pinatutulog sa loob ng mansion magdamag, para nga syempre hindi naman siya pagkaguluhan ng mga male since in heat nga po siya. Paglabas nga ni Achichi, dumediretso na talaga siya sa kanila. Ayan, medyo naglakad-lakad nga lang siya dyan sa paligid, tapos saka tumakbo pa pauwi sa kanila. Pero tingnan niyo naman kung gano'ng kahaba ang hair ni Achichi, pag uwi niya may nakaabang na nga agad sa kanya at pinagsusundan-sundan na agad siya. Feel ko nga medyo naiinis din siya dyan, kasi naman talagang may sumusunod sa kanya at kinukulit-kulit siya, kaya ayan bumalik na naman nga ulit siya papunta dito kay Mother since nakasunod nga sa kanya yung isang doggy na yan. Tapos kasama pa nga niya paparto itong kanyang kasamahan na si Whitey, tapos itong anak ni Whitey na Brown. Kung maalala niyo sa mga video natin, nasabi na nga ni Mother na gustong-gusto niya talaga itong puppy na to nung maliit pa siya. Pero may nagmamayari na nga sa kanya kaya hindi naman na siya napa sa atin, pero sabi nga ni Mother okay lang kasi pag-alagala lang din naman siya dito at yan nakakapunta rin naman sa atin at nalalambing-lambing din naman ni Mother yan. Napakabait rin nga ng doggy na ito. Tapos tingnan nyo nga habang naglalambingan sila dyan, maya maya pa si Achichi, ayan nakahilata na po dyan sa sahig. Ay grabe ang parated SPG nitong si Achichi, o diba napakatalandi talaga, may paghiga pa siyang ganyan. Pero anyways guys, kaya rin pala tinatago natin si Achichi tuwing gabi ay dahil nga sa totoo lang pinipigilan natin na mabuntis siya, dahil nga syempre napakabata pa nitong si Achichi. Hindi lang talaga namin alam kung ano yung eksaktong age niya, pero kasi alam namin kung kailan siya dinala dito nung kanyang owners. At sabi ko nga parang wala pa nga siyang isang taon, kaya naman sana hindi pa siya agad magbuntis. Kasi syempre may iba na hindi pa talaga kine-carry yung pagbubuntis kapag super bata pa sila. Kawawa naman yung mga puppies. Kaya as much as possible ay hindi na sana siya magbuntis agad. At syempre ayaw din naman nating mag-overpopulate yung mga doggies dito sa labas. Pero syempre yung owner pa rin ni Achichi ang magde-decide kung gusto ba nila na pagbuntisin itong si Achichi or hindi. At syempre kung ano man yung maging desisyon nila ay nakasuporta rin naman tayo dito kay Achichi, dahil alam nyo naman na love na rin natin ito. Pagbalik naman ni Mother dito sa loob, nagkakainan na nga ito mga puppies ni Mama Fiona. Tapos alam nyo naman na si Mama Fiona ay galing pa sa surgery dahil pinaneuter nga natin siya. Diyos ko, may nag-comment nga sa video natin na bakit to tinanggalan natin ng karapatan si Mama Fiona na magkaanak. Sabi ko nga, ay grabe naman ang mga personability, para namang hindi educated pagdating sa mga doggies na gala. Unang-una si Mama Fiona ay asong kalye po siya kung tawagin. Ibig sabihin siya po ay nakatira na mismo sa kalye at wala siyang permanent na bahay at wala siyang owner. Ibig sabihin kung si Mama Fiona po ay ating hahayaan mga anak na mga anak, kawawa naman yung mga anak niya. Kasi ang mangyayari nga po sa mga anak niya sa streets lang din sila titira at wala lang din silang magiging fair parents. Hanggang sa mga anak nga siya ng mga anak at pati yung mga anak niya mga anak na mga anak, at mag-overpopulate na ang mga doggy sa labas na wala naman nagmamayari at kawawa kasi palaging nasa danger yung kanilang buhay. Anyways, dahil naman end of the month na ay kailangan naman nating mag-give back sa mga nag-aalaga sa ating mga pack members at sa mga doggies na ating
dating ni Regress. Kaya naman ay nagbilang na nga si mother ng kanyang money para ibigay nga sa ating tatlong kennel boys. Alam niyo naman sila talaga nagpapanatili na malinis ang ating mansyon. Tapos syempre sila rin yung nag-aalaga sa ating pack members lalo na kapag wala tayo, pag umaalis-alis tayo. At syempre sila rin ang nagpapakain at nagpapaligo kahit nga pati doon sa ating mga near-rescue na dogs and cats. Kaya naman ayan, nung makapaghanda nga si mother ng ibibigay ay dumiretso na rin nga siya dito sa kabila. Una na nga niya dyan binigyan si Kuya Sermer yung na tagapagpakain ng pack members at tagapagpaligo at tagabantay kapag nasa labas sila. Tapos si Kuya Edmar naman tagapaglinis sa loob at pati nga si Kuya Jomar. Si Kuya Edmar yun naman siya rin nga yung nagpapakain palagi sa mga rescue natin, dogs man yan o cats. At siya rin nagpapakain sa mga doggies na nasa labas araw-araw.